Hello mga ka-Go for Gold! Welcome to another edition ng Kwentong Go for Gold. Ngayon kasama ko ang Pride of Camiling Tarlac, si Ronnilan Quita. Ang gusto kasi talaga namin, ma-inspire yung mga bata na mag-continue mag-sports. We want to encourage the youth to take up sports, stay away from drugs, and yung mga ganong klaseng masamang bisyo. Smart treadmill sensor, we'll be testing it out. Hi guys, welcome to the YouTube channel. Welcome again sa isa pang kwentong scratch it. At ulitin natin. So yun, magulang mo, nagpa-bike ba? Wala po sir, wala. Nagkailig lang talaga ako sir sa mga tropa sir. Hmm. Tapos parang hindi namin sineseryoso, parang bike-bike lang sir, gano'n. Tapos nung may matanda kasing nagturo sa akin sir, sabi niya may lakas ako sir. Kaya siyempre naman, hindi naman ako makabili ng ganong bike na sir. Kaya ano, trabaho, tapos lubog litaw hanggang sa nakapag-uponipon. Bumili ako ng ano sir. Road bike, sir. So, ikaw bumili ng unang bike? Oo, sir. Ako po. Na ipon mo sa trabaho? Oo, sir. Anong edad mo noon binili mo yung unang road? Ano, sir? 14 po, sir. 14? Oo, sir. So, ilang taon mo pinag-ipunan yun? 2 taon, sir. 2 taon? Anong mga trabaho ginawa mo? Madami, sir. Lahat ng ano pinasok ko, sir. Karga ng ano, buhangin, mga spray ng mangga, sir. Mamitas, ganun, sir. Alam mo, kwento lang sa inyo, ang joke namin sa team, itong si Pablo yun, bato-bato talaga yung katawan eh, yung katawang trabaho. Kasi makita mo, bata pa lang, talagang lahat ng trabaho ginawa mo eh, no? Sayang talaga, sir. Yeah. Ano bang ginagawa ng magulang mo? Ano trabaho mo? Ano, sir, nung 2015 po kasi, sir, broken family kami, sir. Ah, okay. Kaya, yun, siyempre, pinupokus ng mga kapatid ko, sir, kasi nag-aaral yung katawan. So, ikaw na ba nagpapaaral sa mga kapatid mo? Hindi sir, tumutulong lang sir. So kanino ka nakatira, sa nanay mo, tatay mo? Ano po sir, nabuo kami 2018 po sir. Ah, so bumalik yun? Oo po sir. So parang noong 2015 umalis yung papa mo? Oo sir, nag-abroad ka sir. Okay. Tapos mama ko po, nag-asawa ng iba, pero nagkahiwalay din. Tapos 2018 po ata sir, nagiging okay na po sila. Kaya pinapabayaan na namin hanggang ngayon, nabuo na po kami. Okay, okay. Happy ending, that's a magandang kwento yan. So kwento mo kanina na may matanda na nagsabi na may lakas ka sa cycling. Sir. Tandaan mo ba kung sino yon? Meron po si ano po sir, Ronald De La Cruz po sir. Siklista siya? Opo sir, siklista. Pero hindi naging pro sir. Okay. And then hanggang ngayon, nakakasama mo pa rin? Opo sir, laking utang na loob po sa kanya sir. Siguro proud siya, nakita niya. Opo sir. Na. Kasi lahat ng naging bata niya sir, ako lang yung naging pro talaga sir. Okay. Kaya, nanalo ka pa ng stage, no? Okay, UCI. Okay. Pero mamaya natin pag-usapan yan. So, pag-usapan natin anong naging kwento mo galing sa Camiling Tarlac nung 14 years old ka, na binili mo yung unang road bike mo, hanggang ngayon na nasa Go for Gold. So, ano yung unang, parang natandaan mo ba kung ano nangyari nung unang bike mo hanggang sa unang pin mo? Ano sir, nung pagpasok ko na ng ronda sir, bumili ako ng ano sir, 6,000 na frame sir. Paano ka napasok sa ronda? Nag-qualifying ako sir. Qualifying? Tapos, saan sir? Yung qualifying nun? Tarlac po sir. Home court mo? Tapos sir. So wala ka pang team nun, parang pumunta ka lang doon mag-isa, parang itatry ko tayo. Tapos sir. Anong edad mo nun? Ano po sir? 20 po sir. 20? Opo. 20 years old ka, pumunta ka ronda, walang backup, walang ganun. Wala po sir. Parang, pakita lang yung lakas. Opo sir. Tapos, tandaan mo ba kung anong stage ka natapos? Lahat po sir, natapos po lang. Hindi, anong stage ulit, anong pwesto ka sa, natapos sa qualifying? Malayo po. Ay sir, pang sa Tarlac po sir, malayo po sir. Pero nung sa Antipolo, pang 11 po ako sir. Okay. Tapos pangatlo sa sprint po. Okay. So, parang
galing dahil dun sa qualifying na yun, napasok ka sa ronda, tapos nilagay ka na lang sa team. Opo sir, yung organizer po din. Anong team yun nilagay ka? Negros po. Negros. Tandaan mo pa ba sino mga kakampi mo nun? Sila Kuya J-Bob pag nanawin po sir. Ah, si J-Bob. Tapos yung kapatid niya po sir. Junvi? Opo sir, awal po. Junvi po. Tapos, ewan ko po, Team Vegas na po ata yung iba sir. Hindi ko lang mahalaan sir. So dahil dun sa rondang yon sa Negros, kung matandaan ko, naspatan ka ng LBC, di ba? Opo sir. Tapos pinasok ka sa team ng LBC. Opo sir. So, ano yung mga experience mo nung nasa LBC ka? Sino yung mga teammates mo nun? Sila Kuya Mark Julius Bunso, Kuya George O'Connor po. Sila Kuya Ronald Lumotos, Kuya Jerry Aquino, tsaka si Kuya Rostam Lim po. So yung mga sikat ng mga cycling na kampi mo. Tapos sino yung coach nyo nun? Si Coach O'Connor po, si tatay ni George. Ako sir. Roberto O'Connor. Ilang taon ka sa LBC? Isang taon lang po sir. Ah, isang taon, 2016? Ako sir. Hanggang 2017? Ako sir. December wala na po sir. Ah, so kailan ka pumasok ng 2016? Ano po sir? January po sir. January 2016 hanggang December. Ako sir. December po. Ng taon na yon. Ako sir. Ah, so isang taon lang talaga. And then pagkatapos nun, nagsirado na yung team ng LBC, di ba? Parang wala na sir kasi unfair po kasi sila nagpapalaro sir. So parang mas nag-focus na lang sila sa kanila. Opo sir. Nung time na yun, I'm sure na interact mo, nakasama mo si Mo Chulani. Opo sir. Na unfortunately, alam natin na medyo he's in a better place. Pero ano yung mga natatandaan mong mga memories kay Mo? Ano yung masasabi mo tungkol kay Mo Chulani? Okay, sir, mabait po sir. Parang yung hindi ka papabayaan sir sa mga ano, papakainin ka lahat. So, siya ba yung kumuha sa'yo? Hindi po sir. Parang sir. Oh. Kasi parang pinakilala ko kay ano sir, kay sir Mo. Pinakilala ko kay yan. Tapos pinirma po, parang nagpirma kayo ng kontrata, no? Opo sir, sa office pa. So sa team nyo, ano yung naging influence niya? Parang araw-araw ba siya nagpapakita sa inyo? O parang, ano yung naging influence ni Mo sa team nyo sa LBC? Or pa-chat-chat lang kayo, gano'n? O sir, chat-chat lang po. Marami may mga parang tinatanong niya, kamusta kayo, gano'n? O sir, tapos mag-insign na kami sir, makikita na lang kami sa laro sir. Isang linggo ka rin sa bawang. So parang si Coach Bert talaga yung nag-hawak sa inyo? O sir. Okay, okay. And then, kung matandaan ko, di ba, bago tayo mag-move on, pag-usapan natin pa konti yun, time mo sa LBC. Ano ba yun, may mga natatandaan ka bang mga magandang memories sa karera nung LBC ka? May mga highlight ng karera mo sa LBC? Meron sir, sa ano sir, Visayas po ako sir, magpangalawa po ako sir. So ito yun, Ronda Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? 2016, tama, sila, tanda ko yun. Yan yun, bago ko lang nakilala sila Jerry nung time na yun eh. Tapos sinasabi mo na nasa Visayas ka, second overall ka? Hindi po sir, lap winner po, second po. Parang i-refresh mo nga ang memory ka. Ano ba yung nangyari dun? Parang one day race yun, no? Opo sir. Opo sir, one day. So, Luzon, one day race, Visayas, one day race. Hindi po sir, five stages. Opo sir, pero hiwala yun eh, di ba? Oo sir, kata isang buwan nata sir. Pero in Luzon, hindi siya, kunwari in Luzon, hindi siya nag-carry over sa Visayas. Eh, hindi po sir. So, tatlo yung naging champion nun. Opo sir. Taon na yun eh, di ba? Sir. Tapos nun sa Visayas, isang stage, nag-second ka. Opo sir, stage 4 po ata yun. And then under 23 ka pa noon? Opo sir, under 23. Kasi ngayon 26 ka na, no? Opo sir, 26. So, nung nagsirado ang LBC na team, ano yung ginawa mo? Sir, insayo pa rin sir. Hindi ako nawawalan ng lakas ng loob.
kasi may bike naman siya din ang kinukuha. Sabi ko, pag kinuha na to, wala na siya, sabi ko. Ah, wala ka, wala na yung bike na binili mo, no? Wala na po, sir. Ano nangyari doon? Ano siya, ipit, ganun, binet na po. Okay. Kasi nag-aaral ko yung kapatid ko, wala pong sahod, ganun, ito na ba ako. So, pero yun nga, hindi naman kinuha yung bike mo, okay. Tapos, okay. Kung matandaan ko, 2017, okay. Nag-ronda ka pa. Opo, sir. Pero hindi ka pa yata kasama ng Go for Gold noon? Hindi pa po, sir. Anong team mo noon? Army po, sir. Sino mga kakampi mo noon? Sila, Sir Alti Catalan, sila, Sir Del Rosario po, sila, Sir Tapik, Marvin Tapik po, Si Soren. Apo sir. Saka si Sir Mark Julius Borjos. Yung time na yun ba, sponsor niya na si Sir Eric Wahain? Hindi ba? Hindi ba po sir. Si, may naghawak po sir, taga Tarlac po si Sir Erwin Patawarin po sir. Ah, tama. Oo, kumandaan ako. So, natandaan mo ba kung anong naging pwesto mo noon? Ronda na yun? Oo, sir. Kasi under 23 pa ako nung sir. Tapos, pangalawa ako sa under 23. Una si Daniel ka rin yun po. Una si Daniel. Oo, sir. Standard pa siya noon, no? Oo, sir. Standard po. So, noong 2017, una si Daniel standard, ikaw pangalawa army. Oo, sir. Under 23. Okay. And then, dahil doon, natandaan mo ba kung pagkatapos nung kasi kasama ka na ng Go for Gold? Opo, sir. Natandaan mo ba kung paano ka napasok sa Go for Gold? Opo, sir. Kinuntak ulit ako ni ano sir, Sir Wilson. Kasi nag-uusap daw sila ni Ma'am Yitzko eh. Kaya sabi niya, kulang ako player, sabi na ni Ma'am Yitzko. Ayun, may bata ako dito, sabi ni Sir Wilson. Kaya ayun sir, pinasok ako, pinakilala na. And then, natandaan mo ba kung kailan yun? Alam ko sir, January, ay, December po ata yun sir eh. December 2017? Tapos, opo sir, December. Tapos January po rata sir, sumama na ako sa ensayo sir eh. Sa Subic sir, pro ride, oo. Oh. Yun, I think nanalo si Ismael ng stage yun eh, no? Opo sir, pangatlo po ako sir. Yun una nating UCI stage win. Kanino mo pa pinapag-usapan tong si Wilson? Kwento mo nga sa mga tao para maintindihan ng ilan. Sino ba si Sir Wilson? Ano po sir, taga doon po kasi sa amin sir. Kaya sir, magkabarangay lang po kami sir. Yun, sinasama-sama ako mag-mountain bike. Siklista din, diba? Oo sir, mag-mountain bike ano, sa mga trail. Tapos, kung naintindihan ko, siya din yung nagka-timing sa mga karera. Sa ronda po sir. Sa mga karera, sa ronda, diba? O, kaya siya kilala ni Ed. Ako sir. At kaya rin niya nakilala si Sir Moon. Na ba napasok ka sa LBC? Apo sir. And then hanggang ngayon, pag nandun ka sa Tarlac, nagbabike-bike din pa rin ngayon? Apo sir, minsan po niyayaya ako sir. Okay, so ngayon, Go for Gold ka na, and 2017, 20... so apat na taon ka na pala? Or mag-apat na taon? Na taon sir, sa March po. Masaya ka naman dito? Sobra sir. Huwag ka? Hindi naman po sir. Sana naman na maganda naman yung experience mo sa atin. Tapos, marami ka rin na-improve at natutunan. So, sa mga lahat ng oras mo sa Go for Gold, na apat na to. So, malamang pinakamatagal na team mo na itong Go for Gold. Opo, sir. Hanggang sa wala ko na siguro yung karir ko, sir. Sana. Ano yun mga memories na, mga paboritong memory mo sa team? Magbabarak kami sir na lahat, tapos yung katuwaan, ano, usap-usap, lahat nag-uusap. Sino ba sa mga teammates mo yung pinaka-close ka? Ano sir, sila, madami na sir, Kuya Jerry, sila Kuya Kayubit, madami, alos sila sir, kaya-close ko dito. Pag nasa barracks kayo, ano ang, kasi di ba, pag nasa barracks meron, parang trabaho talaga yung mga tao eh. May mga iba mahilig magluto, may mga iba maglilinis, may mga iba... Ganoon. Ikaw, anong role mo sa pag nagpaparang? Tagaluto, sir. Tagaluto? Ako, sir. So, ikaw magaling ka magluto? Sakto lang, sir. Anong mga specialty mo?
adobo sir. Ang turo ni Kuya po, ang pritadang ano, kung ganun sir. Ako hindi ko pa natatry ang luto mo ha. Sir. Dapat susunod na paras punta ko, itatry ko yun. Yung luto mo. Hindi po sir. So sino sa mga teammate mo masasabi mong pinaka-joker, pinakang mahilig magpatawa? Ano sir, si Ismael po sir. Ismael? Oo sir. Sample mo nga kami, ano yung mga ginagawa ni Ismael sa barracks? Mga papatawa sir, mga ginugulat niya yung mga ka-team, gano'n, tapos joker talaga sir eh. Makikita mo pa lang sa itsura talaga, matutuwa ka na sir eh. Tapos, sino naman sa mga teammates mo masasabi mong bad boy or yung medyo yun maangas? Maangas. Wala naman sir. Lahat naman kasundo kayo, wala kayong mga problema sa inyo. Wala naman sir. So sino naman sa mga teammate mo, kuya, pwera na si Boss Pot, di ba? Si Kapitan Pot. Sino sa mga teammate mo yun parang nagkukuya-kuya din sa inyo? Sila ano sir, John Paul sir, sila Aljim. Hindi yun ikaw yung nagkukuya sa kanila, yun parang sila yung nagkukuya. Parang father figure din na team, pwera na si Pot. Kaya nasa barracks kayo, si Pot minsan wala sa barracks, di ba? Sino yung nagkukuman-kuman sa inyo dun? Ano po sir, sila, madami sir, Kuya Elmer, Kuya Jerry, Kuya Boots, madami sir, lahat ng mga ano din sir. Senior. Oo sir. Si Elmer, mas matanda siya, no? Oo, sir. Tsaka, mas veterano po sila. Mas nauna silang naglaro sa akin. Kaya, kung ano yung ano, tinuturo nila, ina-adapt ko naman siya. Kasi medyo late ka na, no? Sir, late na po na. Tapos, so sa mga teammates mo, sino masasabi mong pinakapabayero? Si, ano, sir, kaya Junel mo, sir. Si Kuya Junel talaga? Sir. Wala nang iba? Wala na, sir. Okay. Joke lang, Junel. Actually, hindi naman joke yun kasi lahat ng teammates. So, yun sinasabi. Moving on. Kung pinag-usapan natin kanina na si Ismael, yun, pro-ride, unang UCI victory ng team. Oo, diba? Pero ikaw, may UCI victory ka rin para sa team, di ba? Oo, sir. Anong karera yun, natatanggap mo? Cambodia, sir. Anong pangalan ng Tour of Cambodia? Oo, sir. Tour of Cambodia. 2020, sir. 2020? January, sir. Oo. Ah, bago mag-lockdown? Oo, sir. Tama, bago mag-lockdown. Oo. Ano, yung 3 stage yun, di ba? Oo, sir. Kwentuhan mo nga kami, ano nangyari sa karera? Sir, sa stage 1, sir. Stage 1, nanalo ko ta? Hindi po, sir. Ano nangyari sa stage 1? Stage 1 po, sir. Sabi ni Kuya Pot, sabi niya po, bantayan mo yan si Arya Ponsabat, sabi niya, sir. Next second sa SEA Games. Opo, sir. Talagang ano yan, siya mananalo, sabi niya, kasi nakita niya. Tapos nung mga ano na sir, mga 70 kilometers na siguro yun, biglang nawala, andun na pala sa breakaway, sir. Siya na pala nanalo. Hindi mo nabantayan? Hindi, sir. Ayun. So hindi mo nasundan yung sabi ni Paul? Opo, sir. Kaya medyo nagalit din. Kamali din ako, sir. Kaya hindi rin naman. So inaamin mo naman na nagkamali ka. Tapos, pero at least ngayon, natuto ka. Kaya ako, sir. Alam mo. So, going into the race, ikaw na talagang dinesignate ng team na kung mag-GC tayo, ikaw kuha. Yun ba yung usapan? Wala naman sir, walang usapan lang sir. Pero bakit sinabi ni Pocha yun na ipatayan mo si Ponsabat? O sinabi ba niya sa lahat yun? Lahat kami sir, sinabi lahat. Sinabi niya sa lahat, ipatayan si Ponsabat. Okay. And then ano nangyari sa pangalawang stage? Ano sir, sabi ko sa kanya, bawi ako, sabi ko. Kasi sabi niya may ahon, 30 kilometers sir. Banayad na ahon sir, nung finish line. Sabi ko sa kanya, banat ako sir, kaya po, sabi ko, banat ako, less 30. Pag-abot yung breakaway sir, bumanat na ako, less 30 sir. Breakaway na naman ako, kasama ko yung Hong Kong sir, dalawa kami. Hindi makapasok daw yung team car namin, sir, last 15. Kasi masigip yung kalit niya. Sir, last 15, hindi makapasok team car. Parang wala na tubig, sir, May discard na rin. Nung kumalas ako last 10, sir, pag-apaw, last 10. Kumalas ako sa Hong Kong, sir. Tapos nung, wala, mag-isa ko na, sir, breakaway na yun, Pero yung grupo malayo pa sa akin. Sabi ko, hindi na siguro ako abutan dito, sir. Napanaw nila ako, sir, tumulin yung grupo. Last 1 kilometer, nabot ako,
tanaw ko na yung finish line, sir. Isang kurba na lang ganun eh. Inabot nila ako, done yun, sir. So yung finish nun, parang mountain top finish? Oh, sir. Pag ganun eh, sir. Tanaw na tanaw mo yung finish line eh. Kaya sabi ko, kaya. Pero sa group, na sa grupo ka na dapat? Oh, sir. Second group kami, sir. Okay. And then, on third stage? Sabi ko, siguro. Sa akin na to, sabi ko. Sa isip ko, sir. Sa akin na siguro. Itong stage na to, ako din yung finish siya. Hindi, sir. Ano ko? Patag ko, sir. Patag, oh. Sir. Parang criterion ba? Parang criterion, sir. Okay, okay. Nagagalit si Ate Edge. Bakit daw walang sumama sa breakaway? May breakaway siya eh. Tapos, last 50. Inabutan na yung breakaway, sir. Nagigib ako, sir. Sa likod, nagagalit si Ate Edge. Nagkakabanatan sa harap. Binigyan ko lang sila. Tapos timing. May dalawang breakaway, sir eh. Nagkaminuran. Tinisting ko lang, sir. Parang gumano lang ako eh. Ang dami ko pang karga eh. Tinisting. Sumurdyong ko, sir. Pag limon ko, agwat. Tuloy namin, sir. Sabi ko, go. Sabi ko, sir. Dala mo pa rin mga bote? Sir, sabi ko. Nag-breakaway ka, dala mo yung mga bote? Sir. Mga ano siguro yun, apat na ano, sir. Para lang hindi mauhaw, ah. Sir. Nung pag-abot na sa breakaway, sir, last 40 na, dalawang ikot na lang, sir, eh. Last 40. Dalawang ikot na lang, eh. Nakuman naman yung breakaway, sir. Sabi ko, kahit third na lang ako, sabi ko sa isip ko, sir, eh. Ah, bakit? Kasi tatlo kayo sa breakaway? Apat, sir. Apat. Sir. Tapos, last, ano, ang oras lang namin, sir, 58. Seconds lang, sir, sa likod. Kasi tinatunta lang kami, sir. Tapos last time, pumalas yung PGN, sir. Eh, ang oras pa, ganun pa, sir. Sabi ni, ano, si mga itong Akmal, sir, Sakura, sir. Sabi niya, last 5 kilometers, full gas, sabi niya. Takbo namin, sir, 50 pataas na eh. Hanggang dun, kahit third na lang ako, sir, tatatlo na lang kami, sir, eh. Yun, hanggang sa last 1 kilometer, sir. Nagpapalit ako, tapos Last 500, sir. Si Akmal na pumalit sa amin. Sabi ko, barat na ako, last 200, sir. Yun, sir. Success naman yung ano, sir. Nakuha ko naman. Na-out sprint mo? Ako, sir. Dala mo pa rin yung mga bote? Wala na, sir. Dinamo ko na. Akala ko, no? Nag-sprint ka, dala mo pa rin yung mga bote. Umiyak ka? Oo, sir. Yumakap ako kay Kuya Jerry kasi nakapis ang nun, eh. Parang sa sinabi ko, para sa team to sa amin. Yun, na-success naman, sir. Nakuha naman. Nung pumunta ka ba sa karerang yan, naisip mo na may na mananalo ka ng UCI na... Hindi naman, sir. So, wala, parang... na-surprise ka din sa sarili mo? Oo, sir. Kasi, December po yun, sir. Parang, ano, parang yung happy-happy. Pero hindi ko inisip yun. Nag-iinsaway pa rin ako, sir, para ating buwan. Kasi pagkatapos ng Christmas party po natin sa Santa Paul, sir. Mag-iinsaway ako kasi sinabi niyo. Line up po ako, sir. Sa Cambodia? Oo, sir. Yun, nag-porsige po lang. May ano naman, sir. May pinatutungan yung ano, sa akin, sir. Kaya yun. And then, sana yun naman, una pa lang yun. Sana madagdagan pa. Oo, sir. So, masasabi mo bang sprinter ka o climber? Ano, sir? Para sa akin, parang domestic na lang ako sa climber, sir. Pero, may sprint po ako, sir. So, pag may chance ang manalo, sa tingin mo mas may chance ang manalo sa mga sprinters? Oo, sir. Sa sprint, sir. Okay. So, pagkatapos ng panalo mo sa Cambodia, nag-lockdown tayo, no? Sir, hindi pa po, sir. Mag-ronda pa po yun, sir. Natuloy ba? Oo, natuloy ang ronda, tama. Nag-ronda ka din? Oo, sir. Nag-ronda po. Ano yung experience mo sa ronda? Sir, mahirap, sir. Kasi banatan ng banatan dun, sir. Hindi kagaya dun sa abot. Pag ano, na-maintain na lang, sir, eh. Nakakatutok na, nakakapahinga. So, sa tingin mo, mas mahirap kumarera sa Pilipinas kaysa kumarera? Oo, sir. Mas mahirap sa Pilipinas, sir, kasi banatan ng banatan, eh. Mas gusto kong maglaro ng abroad, sir, kasi maintain lang yung ano. Para mas disiplinado. Disiplinado mag-arera sa abroad. Tapos, pag dikit yung grupo, doon lang tutunin na naman, sir, mga last 20, gano'n. Huwag nalang magbabanatan yung mga last pack na lang, sir. So, sa tingin mo, bakit sa Pilipinas ganun tayo kumarera? Ewan pa lang mo, sir. Parang, ano, banat ng banat lang. Sir, kahit na walang matutunguhan, fighting spirit lang lagi, sir. Parang gano'n. Yung din nila iniisip na malakas pag gano'n, sir. Parang hanggang ubos na, ubos kung ubos, sir. Parang gano'n. So, yung experience mo ba abroad sa tingin mo, nadadala mo sa mga local na karerang gano'n? Oo, sir. Nadadala naman, sir. Pero iba pa rin? Oo, sir. Iba pa rin pag doon, sir. Tsaka dito.
So, pagkatapos ng ronda, nag-lockdown tayo. Ano yung naging experience mo bilang atleta sa lockdown? Sir, trabaho, ganun sir. Mm. Kasi medyo ipit eh, no? Trabaho. Tapos, may... Pero naging sama pa rin. Naging sama rin. May ano naman siya, nakapagpatay ako ng kwarto ko, sir. Mm. Sa inyo? Oo, sir. Sa trabaho at saka ipon eh, no? Oo, sir. Nakapagpatay. Ayun din, sa mga fans natin na siguro konting background, si Pablo, si Ronnilan Quita, Ronnie, actually Quita ang tawag namin sa kanya. Siya isa sa mga pinaka-hardworking talaga sa team. Yun mga kahit anong trabaho gagawin, and yun, katulad ng sinabi natin before tungkol kay Ismael, siya rin mahilig magtipid and smart mag-invest ng pera. Mabuti na lang ngayon, medyo maluwang na yung lockdown and pwede ka na mag-insaya ulit. Pwede na muna. And then palapit na yun mga karera, sana. So pag-usapan naman natin konting, kasi medyo matagal na tayo, nag-usap na, pa-enjoy tayo sa Kwentuhan eh. Pag-usapan naman natin konti yun, mga personal life mo, mga plans mo for the future. Alam ko may girlfriend ka. Meron po sir. Diba? May mga plano na ba kayo ng girlfriend niyo o wala pa? Wala ko po sir kasi bukas mo na sa career sir. Bukas mo na sa career. Alam mo, sinabi mo kanina na ikaw tinutulungan mo yung pamilya mo magpa-aral ng mga kapatid mo, di ba? Ano yun mga inaaral ng kapatid mo? College, you know? Ano po sir, yung college po ngayon, ay yung sumusunod po sa akin sir. Okay naman sir, may trabaho naman po. Okay. Ano trabaho ng kapatid mo? Call center po. Okay, dun sa Tarlac? Opo sir, sa Tarlac po sir. Kung, kasi binapag-usapan namin to minsan, may ibang teammates mo at saka sila Kapitan Pot din, na kung may kaanak ka and parang nakikita niyong may talinong pag-aral, mas gusto niyong mag-professional na lang kaysa siklista. Totoo rin ba yan sa'yo? Kumari na anak mo, nakita mo kung matalino to, pwede maging guru to, pwede maging attorney, pero gusto rin niya maging siklista. Ano yung a-advise mo sa kanya? Sa kanya rin sir, basta tapusin niya yung pag-aaral niya sir. Pero para sa'yo, kahit anong gusto niya, okay lang. Oo sir, so supportan kasi anak natin niya, pag-aaral niya. So hindi mo siya, parang hindi mo sasabihin, alam mo anak, maging attorney ka na lang o maging ganyan ka na lang, mas madali buhay mo. Hindi natin masasabi kasi yun sir, kung ano yung gusto ng ano sir. That's good. So bago tayo magtapos, may gusto ka bang sabihin sa mga bata na nanonood, kasi mga fans ng Go4Gold, anong mga advice na mabibigay mo, at saka gusto mo magpasalamat sa mga maraming na nagtulong sa iyo para kumabot dito, baka gusto mo magpasalamat sa kanila. Sa mga siklista dyan na nagsisimula, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat naman tayo, ganun eh. Nagtungo sa mga mahina. Yun, huwag kayong mawala ng pag-asa. And then, kanino mo gusto magpasalamat? Sa lahat ng mga tumutulong po sa akin. Marami po kayo, hindi ko nababanggitin. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so sa huling, sa final words ni Ronnilan Pablo Quita, tatapusin na natin itong episode ng Kwentong Go4Gold. Please don't forget to like, subscribe, mag-comment din kayo para alam namin kung anong mga content pang gusto nyong makita. So hanggang sa susunod na episode ng Kwentong Go4Gold. Ako si Jeremy Go, ito si Ronnilan Quita, and magkikita tayo ulit.